announcing the arrival of our today's guest of honor and speaker, the Public Information Officer, Mr. Romeo A. Mataas Jr. Please be welcomed by our acting producer of the record, Police Colonel Christopher D. Malchor, together with our DPDA at the same time, the DPDO, Police Lieutenant Colonel Aurelio K. Cavintas, and Police Lieutenant Colonel Elmer L. Manalo, the Chief PWO of Marinduque Police Provincial Office. So, can I transmit it? Ikaw daw muna din, Nana. Ako na yung transmitter ito. Ba't ganda naman? Good morning, ladies and gentlemen. Today is July 4, 2022. Welcome to our traditional Monday flag raising ceremony, coinciding with the kickoff ceremony of the 27th Police Community Relation Month celebration with the team Ugnayang Pulisya at Komunidad Tungo sa Mapayapa, Maayos at Maunlad na Pamayanan. To start this activity, please all rise and receive with pride and honor the Philippine National Anthem. Please remain standing for the opening prayer. Let us all bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
Loving and gracious Heavenly Father, we acknowledge your holy presence today. We thank you, for you are our infinite source of peace, love, and wisdom. We know that your Holy Spirit guides and directs us. Your love enfolds us and your light illuminates us. Lord, we entrust to you everything in our lives. In spite of the various challenges that we are facing in our society today, we remain steadfast to cling to your words because we believe that you will always make a way for us. As we start to do our job of the week, we always pray for your spiritual guidance and direction because we are nothing without you. We need you, Father God, not only in the moments of great difficulty and danger, but in every seconds of our lives. Lord, we pray for our leaders from the president down to the lowest position in the government. Grant them with your heavenly wisdom, help them to lead and govern with integrity and always give them the strength to do what is right for the benefit of everyone. As employees of the government, we likewise pray for your guidance and direction. Guide us in the work we do, that we may do it not for self alone, but for the common good. Teach us always to perform our job faithfully and diligently, so that we will always be a blessing and source of inspiration to our co-employees, especially to the people who need our services. Give us the strength to do, patience to bear, and let our courage never fail. All these things we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To lead us, di panunupan ng katapatan sa watawan ng Pilipinas and Police Officers Pledge, may we call on Police Lieutenant Salome Cristina B. Alcampado, the FJGSS Officer. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinagkikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Nuno! Apo! Police Officers Pledge. I will love and serve God, my country, and people. I will uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. I will oblige myself to maintain a high standard of morality and professionalism. I will respect the customs and traditions of the police service. And I will live a decent and virtuous life to serve as an example to others. You may now be seated, Sir Renan. At this point, we will now come to the awarding of deserving PNP personnel of Mongpo Police Municipal Station. May we request our guest of honor and speaker to give the awards. He will be assisted by our acting provincial director, Police Colonel Christopher D. Melcher, together with our DPDA and at the same time the DPDA. Citation reads, Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police, Marinduque Police Provincial Office, Camp Colonel Maximo Abad, Buac, Marinduque. Commendation, it is my distinct pleasure and privilege to commend all of you for your exemplary performance and devotion to duty as team leaders and members of Mongpo Municipal Police Station during the successful operations against wanted person on April 13, 2022 at Barangay Banot, Gasan, Marinduque, which resulted in the arrest of Sandra Logdat Lawi, 20 years old, single housekeeper and a resident of Sisyo Sihulan, Barangay Bintakay, Mongpo, Marinduque. By virtue of bench warrant arrest issued by Honorable Antonina M. Calderon Magturo, presiding judge of RTC Buac, Marinduque, for violation of Section 5, Article 2 of RA 9165 under criminal case number 1-20 with no bail recommended. This commendation is awarded to Police Executive Master Sergeant Ronald R. Manguera.
Same citation is awarded to Police Senior Master Sergeant Eric M. Legeralde. And Police Staff Sergeant Ronilo A. Mercado, your splendid performance on your assigned task is an example of professionalism and dedication worthy of emulation by others in uplifting the prestige and reputation not only the Marinduque PPO but also the entire Philippine National Police. Carry on and keep up the good work. This commendation shall be part of your individual PPF. Signed, Christopher D. Mature, Police Colonel, Acting Provincial Director. Congratulations to the awardees. At this point, may we request Police Lieutenant Colonel Elmer L. Manalo, the Chief Picado, for the introduction of our today's guest of honor and speaker. With the permission of our Provincial Director, Police Colonel Christopher D. Mature, sir, today we celebrate the kickoff ceremony of 27th PCR month celebration with the team Ugnayang Pulisya at Komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maundat na pamahalaan. It is the deep sense of duty and privilege to introduce to the men and women of the Marinduque PPO our guest of honor and speaker. Our guest of honor and speaker for today is known from his character, a man who are not ashamed or afraid to stand for the truth. He was born on February 25, 1980, a son of Mr. Romeo E. Mataak Sr. from Binamista, Marinduque, and Mrs. P. E. Mataak from Torrijos, Marinduque. He finished his elementary in Torrijos Central School, secondary in our Mother of Perpetual Socor Academy, and his college at Rizal Technological University, with a degree of Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management, through the scholarship program of Club Marinduque Incorporated. He is currently the Provincial Center Officer of Philippine Information Agency, Marinduque. More than this, he is also the founder and served as the Chief Correspondent of Marinduque News Network. Further, he is the owner of Imuelier Express Buenavista Branch. In 2021, he was appointed as one of the Board of Director of Marinduque Tourism Development Council. And he also a member of Torrijos Municipal Police Station as Advisory Council. He also used to work as Proposal Architecture in Accenture and has more than 10 years of background experience in finance, accounting operation, and business process outsourcing. He also served as professor at the Rizal Technological University. DJ Moyong as the fondly called by his kababayan. Grew up in the beautiful towns of Torrijos. He loves vlogging, traveling, and doing community outreach activity, particularly those initiatives related to youth empowerment. Ladies and gentlemen, our guest of honor speaker for today activity, our kababayan, Romeo A. Mataak Jr. Maraming salamat po, Sir Elmer. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Napakaaga pa po ano. Muli po, isang maaga at maligayang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng bumubuo sa Philippine National Police, Marinduque Police Provincial Office, na pinangungunahan po ng ating napakasipag, napakabait, at napakagaling sa PR, si Provincial Director Melchor, magandang umaga po, sir. Sa bumubuo po
at sa chief o sa hepe ng Picadong, si Police Lieutenant Colonel Elmer Manalo. Good morning, sir. Sa ating pong head officer ng FJGSS, si Police Lieutenant Salome Cristina Alcampado. Magandang umaga po, ma'am. Sa lahat po ng mga hepe ng iba't ibang departamento at division ng Marinduque Police Provincial Office, hindi ko na po kayo iisa-isahin dahil napakarami po ng inyong hanay. Sa platoon leader po sa umagang ito, sa lahat po ng ating kapwa naglilingkod sa pamahalaan, mga lingkod bayan, sa ating pong mga kaibigan, at sa mga nanunood po sa ating live streaming ngayon na mga mahal nating kababayan at ating pinaglilingkuran, magandang umaga pong muli sa ating lahat. Pulis ako. Pulis niyo po. Iyan ang isang slogan na hindi ko makalilimutan at talagang tumatak sa aking isipan simula po noong aking kabataan hanggang ngayong sinapit ko na ang edad ng kagwapuhan. Hindi po katandaan dahil parang ang sakit po sa tayong pakinggan. Eh ang matanda lang po dito ay di sila-sila, yung karabaw, dahil sabi po nila, karabaw lang daw po ang natanda. Kidding aside, bago po ako magpatuloy sa aking inihandang talumpati, ay gusto ko pong sisihin itong si Sir Elmer Manalo. Dahil sa dinami-rami po ng kanyang kaibigang matatalino at kakilalang mauhusay, ay ako po ang kanyang naisipang imbitahan sa bulwagang ito na puno ng nagkikisigan at nagagandahang nilalang. Palakpakan niyo naman po ang inyong mga sarili. Wala po waring maisip itong si Sir Elmer Manalo. At ako ang kanyang napagdiskitahan. Ano po, ikaw talaga Sir Elmer. May galit ka po waring sa akin. At alam niyo po, ayaw niyo po akong pagpahingahin. At pinagtrabaho po ako, miski Sabado at Linggo, para maipadalalaan po yung curriculum vitae na kailangan para sa umagang ito. Ako po ay nagbibiro lang dahil ang inyo pong panauhin ngayong umaga ay likas na bulaan. Joke lang po. Likas po na mabiro. Kaya palakpakan naman po natin si Sir Elmer Manalo. Tunay nga po, isang karangalan na maging kabahagi ng inyong programa sa umagang ito sa 27th taong selebrasyon ng Police Community Relation Month o PCR Month. Halos kaidaran ko lang po pala ito, 27. Pero parang hindi nasang-ayon si PD. Parang nais niyang sabihin, aba, ay parang hindi yan 27, ba't yan ay nagasimula ng magka-airport? Kidding aside, nang matanggap ko po ang imbitasyon mula sa ating napakabait na provincial director, nagbaliktanaw po ako sa kasaysayan ng PCR. Kayo po ba, kabisado o alam niyo po ba ang pinagmula ng PCR? Bakit natin ito ipinagdiriwang sa umagang ito? Nalaman ko po na dati ay buwan po pala ng Enero ito ipinagdiriwang. Base po yan sa Proclamation No. 783 na nilagdaan ng nooy Pangulo ng Republika, si Pangulong Fidel Valdez Ramos. Subalit noong 2005, sa bisa ng Proclamation No. 764, tandaan niyo po yung mga binabanggit kong proclamation number, ha? Meron po tayong quiz mamaya. Di po ba Provincial Director Melchor?
Yan po ay pinirmahan naman ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At ito po ay ginawang buwan ng Hulyo. Ang selebrasyon ng PCR, buwan ng Hulyo, bawat taon. Nasa liksik ko rin po na ang pagdiriwang ng PCR month ay bukod tanging selebrasyon ng Philippine National Police, of course, maliban po sa inyong founding anniversary, pero itong PCR month lamang po ang mayroong batas na nilagdaan mismo ng dalawang pangulo ng ating bansa. Could you imagine that? Meron pong, ito po'y nakaangkla sa isang batas at sa proclamation na binanggit ko na nga ni po kanina. Ibig sabihin, ito po ay isang napakahalagang gampanin na dapat nating isapuhay, palaganapin, at pagyabungin. Alam niyo po, kapag ako po ay napapaunlakan sa ganitong kaparehas na programa, ito po ay talagang aking pinaghahandaan. Nagsasaliksik po ako at nagbabasa ng mga impormasyong may kaugnayan sa paksang aking tatalakayin para makapaghatid at makapagdagdag ng kaunting impormasyon sa inyo pong mga matatalinong kaisipan. Palakpak naman po tayo dyan. Dati po ang PNP ay may tinatawag na Santinig. Tama po, Sir Elmer? Opo. Ito po yung estratehiya ng inyo pong ahensya na may kaugnayan sa information and communication. Pero meron po yung isa pang nakaangkla, yung tinatawag naman po na sambayan. Kung saan ito po yung estratehiya ng PNP na may kaugnayan naman sa community, organizing, and mobilization. Galing. Subalit ngayon po, para makasabay sa makabagong panahon at teknolohiya, inilunsad po ng inyong kagawaran ang estratehiyang tinatawag naman na ano po yon? May nakakaalam po ba? Tagapagtaguyod. Very good. At ito pong tagapagtaguyod, meron po itong master plan. At dito po naka-incorporate yung ginagawa natin ngayon at ginagawa po ninyo na iba't ibang mga community relations activities. Di po ba sa PNPPD meron po kayong tinatawag na quad concept of operations? Lahat po ba'y familiar doon, lalong-lalo na po ang ating mga nagagwapuhang mga kapulisan sa ating pong harapan? Opo, dati po, ang yung quad concept of operation, nakapaloob po yan doon sa tinatawag natin na square o parisukat. Dito po yung operation, yung intelligence, and then yung investigation, and yung PCR o Police Community Relations Activities o Police Community Relation. So ulit, investigation, operation, intelligence, and then PCR. Pero ngayon po, ginawa na po itong equilateral triangle na lamang. So, ganito po, triangular. Ano po? Nandito po yung investigation, nandito po yung operations, at nasa baba po yung intelligence. So, ang tanong, bakit nawala yung PCR? Saan napunta yung PCR? Ito, magagaling talaga ang ating mga hepe. Palakpakan naman po natin ang ating mga hepe. So, nandito po sa gitna. Nilagay sa sentro, sa puso ng inyong operasyon, ng inyong trabaho, ng inyong gampanin. Ibig sabihin, sa lahat po ng mga pagkakataon at aktibidad at mga responsibilidad na nakaatang po sa inyo, sa pinakapuso po niyan, dapat po ninyo laging isa sa buhay ang pagmamahal sa ating pamayanan sapagkat sila po ang dapat at lubos nating pinaglilingkuran. Tunay nga po,
Bilang inyong Provincial Information Center Officer ng Philippine Information Agency, sa lahat po ng mga Facebook pages mula po sa Bayan ng Santa Cruz, Bayan ng Torrijos, Bayan ng Gasan, Bayan ng Buena Vista, Bayan ng Mugpog, at Bayan po ng Buwak, ako po, ang inyong lingkod po, ay naka-follow, naka-subscribe. Nakikita ko po ang lahat ng mga activity na inyong ginagawa patungkol at may kaugnayan sa police community relations activities. Kaya tuwang-tuwa po ako at talagang lumulundag po ang aking puso kapag nakikita ko po na napaka-aktibo ng inyo pong hanay. At tunay nga po, sadya po, na sa lahat po ng inyong ginagampanan ay ang mamamayan ang inyo pong prioridad. Pulis ako, pulis niyo po. Marahil ay magtataka po kayo, bakit paulit-ulit ko po itong binabanggit? Gayong hindi naman po ako kabilang sa hanay ninyo. Hindi po ako nakasuot ng uniforming kagaya ng suot ninyo. Subalit, ang Philippine National Police po ay napakalapit sa aking puso sapagkat ang pangatlo ko pong kapatid na babae ay kagaya nyo rin po. Isa pong pulis, isang lingkod bayan na naka-assign naman po sa atin pong provincial, sa atin pong Manila Police District, kasama po ni Sir Tagagasan, wala akong nakalimutan, si Sir Francisco. Napakabait po ni Sir Francisco, ginather niya po yung mga kababayan nating Marinduqueño sa Maynila, yung sakop po ng Manila Police District, at siya po ang katuwang, yung mga Marinduqueño po yung katuwang niya doon sa pagsasabuhay ng tamang batas para sa ating bansa. Kaya po, nung ako po'y naimbitahan dito, ay inalala ko po yung mga pagkakataon na kasama-sama ako ng aking kapatid, special shout-out sa aking kapatid na si Elfie Mataa, na nanonood po ngayon sa ating live streaming. Naalala ko po't binalikan yung mga pagkakataon kung saan ay kasama-sama niya po ako sa pag-apply sa Taguig. Napakahirap po ng gawa. Hindi po namin alam kung kailan malabas. Ang tagal po namin naghahintay. Ang dami pong sakripisyo para maging isang pulis. Ang dami pong ginugol na kwarta. And kaya ako po'y natutuwa na ang dami po pa rin ang naglilingkod at pumapasok sa hanay na ito para makapagbigay ng maayos po na serbisyo sa ating mga kababayan. Nandito po pala si Sir Mercene. Natutuwa po ako at yan po ay kasama ko palagi sa aming pong mga paglabas-labas. So, mabalik po ako sa ating PCR activities. Natutuwa po ako yung simple pong pagpapasakay ng ating mga kababayan sa inyo pong mga mobile patrol. Di po ba dati? Sabi nga po ni PD nung isang nakasama ko sa Mindoro. Sa Mindoro daw po, kapag dumaan ang mobile patrol, naglalayuan ang mga tao. Ayaw pong sumakay sa police patrol. Bakit? Kasi po ba, di ba sa Mindoro, laging may nababalita tayo na ina-ambush ang sasakyan ng PNP. Kaya ayaw pong sakyan ng mga tao. Pero kakaiba po sa Marinduque. Yung mga tao mismo ang napara kapag nadaan ang inyong patrol. Ibig sabihin, napakaganda po ng inyong relasyon at ng inyong ugnayan sa mamamayan. Yan naman po talaga yung pinaka-esensya ng PCR. Pangalawa, ang atin pong mga ginagawa at pag-activate ng kabataan sa pamamagitan po ng KKDAT. Isa pong pagkakataon yan para sa mga kabataan na mapalapit sa inyong mga hanay para hindi po gumawa ng anumang hindi mabuti para po sa ating bayan. Yan po ay aking sinasaladuhan. Gayon din po,
Sa kabila po ng lahat ng ating mga ginagawang ito na may kaugnayan sa PCR, alam niyo po, bago ako sumalang dito as well, ay pinanood ko po yung kickoff ceremony. Talagang pinaghandaan ko po ito. Pinanood ko po yung kickoff ceremony ng PCR sa Eastern Samar noong July 1. At na-inspired po ako sa isang mensahe ng kanilang guest speaker and guest of honor. Sabi po niya, kapag gumawa ng PCR activity, ang bawat istasyon, ang bawat municipal station, ang atin pong sektor, ang PNP, dapat nakaangkla po ito sa pag-lessen noong mga masasamang elementong nangyayari sa isang pamayanan. Inihalimbawa po niya ang isang ginawa ng kanilang ahensya. Dati raw po, doon sa kanilang pamayanan na nasasakupan, mataas po ang kaso noong pag-nanakaw sa mga mag-aaral. So ngayon, pinag-aralan po nila ito. Yung mga mag-aaral po, kapag nalabas daw ng eskwelahan, yung kanilang pong mga bag, nasa likod, nasa kanilang likuran, nakasabit. So yung simple, imagine niyo po yung isang mag-aaral, na lumabas ng paaralan, sukbit-sukbit yung bag. So, hindi niya po namamalayan na yung kanya palang kwarta, yung pera o yung mahalagang gamit niya, yung cellphone, ay nadukot na ng magnanakaw. So, pinag-aralan po ito ng PNP, ng kanilang hanay. Ang ginawa po nila ay ininstrakan po nila yung mga bata na kapag malabas ng kanilang paaralan, ay asiguraduhin na yung bag ay nasa kanilang harapan. And true enough, bumaba po ang kaso ng pagnanakaw. Yan po'y isang simpleng PCR activity, subalit may malaking impact at nakakatulong sa pag-lessen ng mga masasamang elemento sa atin pong pamayanan. Yan po ang diwa ng PCR activity o ng PCR ng PCR month. Kaya naman, mula po sa aming hanay sa media, kami po'y natutuwa dahil ang bayan po ng Torrijos, may mga taga Torrijos po ba dito? Meron na, bagamat ang layo po nila, ay meron po silang programa ngayon, yung tropa. Habang dito naman po sa bayan ng Buwak, meron naman po silang programa sa telebisyon, sa radyo, at saka po sa social media na tiyapa. Habang ang atin pong provincial office ay meron naman pong tinatawag na kalutang. Ito pong mga estratehiyan nyo na ito ay napakalaki po ng epekto at impact sa atin pong pamayanan. Could you imagine, napapanood po namin ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga activities, ang inyong mga initiatives. Nawa po ay sumunod din yung ibang mga munisipyo o mga municipal police station. Dahil kapag well-informed po ang mga mamamayan, hindi po niyan tayo paghahanapan. Kapag naibigay po natin sa kanila ang sapat na impormasyon at kaalaman. Kaya po, natutuwa din po kami dahil tuloy-tuloy po ang inyong ginagawang pakikipag-ugnayan sa hanay po ng media para po tayo ay magtulungan at ang atin pong mga kasama sa media. Nandiyan naman po si Sir Elmer, si Sir Mutia din po ay napakahusay sa ganyang aspeto. Kaya tuloy-tuloy po natin nagawin ang ganito pong mga inisyatiba. Ang radyo natin Buwak, ang radyo natin Santa Cruz, ang radyo Kamalindig at ang Marinduque News Network at ang Philippine Information Agency Marinduque ay patuloy pong makikipag-ugnayan at patuloy pong susuporta sa inyo pong mga inisyatiba. Kami po ay one call away laang. So, kapag may mga PCR activities po kayo sa inyo-inyo pong mga hanay, sa inyo-inyo pong mga
nasasakupan, huwag po kayong mag-aatubili na ipaalam po sa amin para masamahan po namin kayo, makover natin ito at mas malaman pa ng marami nating mga kababayan. Alam ko po na kayo po ay medyo napapagod na dahil ngayon po ay araw ng Lunes, kaya ako po ay pansamantala ng magtatapos. Pero bago po ako magtapos, nais ko pong ipamalay at ipabatid ulit sa inyo yung pinaka-core ng atin pong ginagawa. Sabi po sa panalangin kanina, dapat tayong maging inspirasyon ng ating mga kababayan. Pangalawa, dapat po ay maging kabahagi tayo at patuloy na isabuhay ang diwa ng PCR. Kaya naman, nais ko pong ibigay sa inyo sa pagwawakas ang sinabi po ni Elizabeth Betsy Hodges, na isang American politician at naging ika-47 alkalde ng Minneapolis sa bansang Amerika. Sabi po niya, "True public safety requires a collaboration between law enforcement and the community." Ang totoong kaligtasan ng publiko ay nangangailangan ng partisipasyon, collaboration, at ugnayan ng law enforcement, kayo po, at ng komunidad. Kapag ang komunidad ay malapit po sa inyo, sigurado mararamdaman natin at tiyak na nasa atin ang kapayapaan. Sabi nga po sa isa sa mga programa ng ABS-CBN, suwak na suwak. Suwak na suwak po ang tema ng atin pong ginagawa ngayon. Ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan sa tuwina. Yan po ay ating isabuhay. Muli po, magandang umaga. Maraming salamat po at palakpakan po natin ang ating mga kapulisan, ang inyong hanay. Mabuhay po kayo and God bless everyone. Thank you very much, sir, for inspiring words of wisdom. With this, we would like to present a certificate of appreciation to be presented by our Acting Provincial Director, Police Colonel Christopher D. Melchor. Citation reads, Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police, Marinduque Police Provincial Office, Com. Colonel Maximo Abad, Buak, Marinduque. This certificate of appreciation is presented to Mr. Romeo M. Ataog Jr., Public Information Officer, PIA Marinduque, for his invaluable and unselfish support to the Marinduque Police Provincial Office and for sharing his inspiring words of wisdom as guest of honor and speaker during the kickoff ceremony of the 27th PCR month celebration with the theme, Ugnayang Pulisya at Komunidad, Tungo sa Mapayapa, Maayos at Maunlad na Pamayanan. Given this 40th of July 2022 at Com. Colonel Maximo Abad, Buak, Marinduque, signed Christopher D. Melchor, Police Colonel Acting Provincial Director. Once again, thank you very much, sir. And now the mass singing of Bromi Maropa hymn to be followed by the PNP hymn. Sa isa,
kasama. Mga probinsyang sadyang may kagandahan, sa mga kalawin may pangalitan. Kalagat ay matas sa bawat larawigan. Pinuno marinduke, mundo ng Palawan. Kailan hangarin ay kapayapaan. At kalimang pagkatuloy sa ating kapaligid ay wispi baroma. Matapag na palisya ay ating wala. That concludes our today's Monday flag raising ceremony, coinciding with the kickoff ceremony of the 27th PCR month celebration with the theme Ugnayang Pulisya at Komunidad, Tungo sa Mapayapa, Maayos at Maunlad na Pamayanan with our guest of honor and speaker, once again, Mr. Romeo A. Mataap Jr., Public Information Officer. Once again, good morning and may God speed to everyone. MPPO personnel po, please proceed to our chapel po for the pais. Mag-join daw po muna kita sa ating first Monday flag raising dito sa Capitol, and then right after po, proceed naman po dito sa chapel para sa pais, and then after pais yung 4-minute po natin. Thank you.
Para ka-counting yata kayo ah.